ng isang taon. Amen. At patuloy natin purihin ang Panginoon dahil patuloy tayo binibigyan ng lakas, kagalikan, talino at higit sa lahat yung pagkakaisa natin. Amen. At sa bagay ito, mga kapatid, nais ko na unawain natin mabuti sa turo ng Banal na Espiritu kung ano pa ang nais sa parating sa atin ng Panginoon. Amen. Dahil alam po, merong masaganang pagpapala nakalaan sa atin ng Panginoon. Kung titingnan natin ang mindful, kasi ito mga press natin, ano ba natin ng lahat? Pero bulay-bulayin natin. At bago po nga pala malimutan, sa linggo po ay muna service natin, no? January. Beginning January 1, what, ano yun? 3. January 3, the same time ang ating service, 9 o'clock. Pero before, pumunta tayo sa after service, we will have a devotion. Yes. Yun ang kailangan natin. Yun ang dirit sa amin ng Banal na Espiritu. Kasi hindi tayo nakakasama-sama eh. At marahil ang iba sa atin wala namang devotion talaga kahit sa kanilang bahay. Kaya bago tayo magsimula ng ating after service, magkakaroon muna tayo ng devotion for less mga 30 minutes. Amen? Amen. Kailangan muna natin yun eh. Amen? Sama-sama tayo sa pamilya tayo eh. Amen? Para nun, talaga ang tanala yung ating mga puso, ating mga kalooban sa mensahe ng Panginoon. Kailangan kasi natin ng devotion. Amen? Amen pa kayo? Amen. Pero at the same time, hindi po tayo maaga na service. Maaring lumagpas tayo sa ating ano, pero bayaan natin ng Banal na Espiritu. Huwag natin bigyan ng limitasyon ng Panginoon. Amen. Amen? Basta alas 9, sakto, umpisa tayo, devotion tayo, at ang service natin, hindi natin sasabihin ng kung alas 11 lang tayo. Hindi. Kung kailan hanggang hindi natatapos, ang Banal na Espiritu, hindi tayo titigil. Amen pa kayo? Amen. Susunod na tayo sa Banal na Espiritu. Dahil ang resulta nito ay masaganang pagkapala. Amen. Obedience na naman ang kailangan natin ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. At sa umaga ito, mga kapatid, unawain natin to. At titulo po ng ating pag-aaralan ngayon ay pumasok sa isip ko, nangyayang ko ng message, pinaalala sa akin ng Panginoon, yung itinayo namin fellowship dyan sa Kamedya. Pinangalan ko yun sa Panginoon, Jesus Cares Christian Fellowship. Ngayon, yun po ang titulo natin, Jesus Cares. Amen. 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 Niniwala ba tayo doon, Jesus Cares? Amen. Oo, yes, nagmamansak ng Panginoon. Amen? May manasak ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi tayo pababayarin dyan. Amen. Kaya dapat malaman natin. Amen? Kung paano at bakit. Ano ang gagawin natin at bakit dapat natin gawin? Amen? Amen. So, una po ay dumapo tayo sa Joshua. Verse 1, 8 and 9. Asabi nito sa King James Version, now after Joshua 8, this is the book, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Have not commanded thee? Be strong and good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Okay. So yan po, ano sabi sa Tagalog? Sa Tagalog, ito yung slide to. Sabi nyo, iba-iba raw. Hindi, pupulay-pulay natin kung magkaiba nga. Kasi sabi sa Tagalog, huwag mong kaligtaan. Basahin, aklat na yun, pulay-pulayin mo sa gabing araw. Ang sa gayon, ikaw ay kuminhawa at magtagumpay. At yun.
prinsipen tapi hindi pa sa ganyan. Ang sabi niya, have not a commodity, you shall hate it. This book of the law shall depart out of love. Ang aklat na ito, mawalay sa iyo mga bibig o mga labi. Parang magkaiba. Hindi ko magkaiba yun. Kung kukulay-kulay natin, nasabi, ito, this book of the law shall depart out of their mouth. Na yun lang sabihin ito mga matid. Yung mga salita na lumalabas pa sa ating mga bibig ay dapat ayon sa salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, let us the book of the Lord not depart out of their mouth. Yung mga batas ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, ay hindi po pwedeng mawala sa ating mga labi o sa ating mga bibig. Napapawa ba natin? Medyo, ano yata, no? Mahirap din din. Ito lang yung mga kapatid. Kasi sabi ng Bible, kaya sabi nyo sa Tagalog, sabi, huwag mong kaligtaan basahin. Amen. Na ibig sabihin, ito yun. Kasi pagka nagbabasa tayo, pag nag-meditate tayo, ang salita ng Panginoon, buwapasok sa ating puso. At ang sabi ng Biblia, from the abundance of the heart, the mouth is speak. Amen? Kasi kung ano naman ang puso mo, yun ang lalabas sa iyong mga bibig. Ayon sa Matthew 12:34. Ayan, ang sabi dito. O generation of viper, how can the being even speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth is speak. Amen? Kaya sinasabi din ng Bible, you will know them by their fruit. Yung lumalabas sa kanila. Kaya ibig sabihin, pagka tayo, nag-meditate, day and night, lang salita ng Panginoon, ang pumapasok sa atin puro salita ng Diyos. At yun ay naiipon sa puso natin. Kaya pagka nagsalita ka, ang lumalabas sa iyo ay according to the word of God. That's why, sabi dito eh, bumabal ka na tayo Joshua 1:8, kaya nga sabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ibig sabihin, lahat na sasabihin natin dapat biblical. Ayon sa salita ng Panginoon. Mayayari lang yan kung punong-puno ng salita ng Panginoon ang iyong puso. Dahil ulitin ko, from the abundance of the heart, kung ano naman ang iyong puso, ayon lang naman sa iyong bibig. Eh kung puro pabunduhan, ano naman ang puso mo, siyempre yun lang naman. Amen? Amen? Sabi nga, malalaman mo kung talaga ang isang tao tunay na punong-puno ng salita ng Diyos. Bigla mong gulatin, ano lalabas? Hello? Di ba? Pag nagulat, kung ano ang lalabas? Ay, kung ano-ano na, di ba? Amen. Kasi kung punong-puno ng salita, kahit na ang gulat mo dyan, ang lalabas niya, mabubuting bagay. Mabubuting salita. Amen. Kaya sabi rin, this book of the law shall not depart out of thy mouth. So we cannot speak the words. Yun ang laging salita natin. Ayon sa salita ng Panginoon. That's according to, that is, sabi. Ito pa rin, but those shall meditate therein day and night. So kinakailangan natin talaga yung meditation eh. Amen. Pagka sinabing meditation, lang nasa isip natin, ay ang salita ng Panginoon. Amen. Pag may problema tayo, agad ang solusyon natin, ano ba sinabi? At masabi sa Biblia, ano ba sinabi ng Panginoon? Yun ang kadalanan ba sa atin, kaya kailangan natin mag-meditate tayo. Amen. Ninaharap na mo, ano ba sinabi ng Panginoon? Hindi ka mag-iisip na kung ano dapat. Maghahanap ka agad, kaya kailangan ang meditate. Day and night, sabi, shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all is written therein. Yun. Nasa ngayon, magawa natin, masunod natin, ang lahat na susulat. Kasi magkawa ng meditation, hindi mo magagawa, hindi mo kasi alam eh. Amen? Kasi narating ang taon na ito, nawa, magkaroon tayo sa sarili natin. Kaya dito mismo sa Diyos, magkakaroon tayo ng devotion. Bago tayo pupunta sa Apple service, more or less, mga 30 minutes yun. Amen? So, para na sa ngayon, mapuno na salita ng Panginoon ang ating mga puso. Kasi panahon na talaga, totally talaga magbago.
Lahat tayo gusto kumuntlad, di ba? Ayon sa parangang ng Panginoon. Amen? Ito, mamapas natin mamaya. Ang sabi, for then thou shalt make a way prosperous and then thou shalt have good success. Yeah, the way prosperous, para mag-prosper ang ating mga buhay, dapat sumusunod tayo. Dapat punong-puno tayo ng salita ng Panginoon. Nasa gayon, lahat ang kilo sa atin ay ayon sa kanyang mga salita, ayon sa kanyang mga bata. Kaya nga do not depart from this book of the law. Yung law ng Panginoon. Ano ba yung law niya? Ano ba yung mga batas? Dapat alam natin yun. Amen? Kasi, I repeat, hindi ba? Ano sabi? Ignorance of the law. Excuses. No one. Hindi mo pwede katulad. Hindi mo kasi alam eh. Di ba? Pag hinuli ka ng pulis, di ba? Hindi mo kasi alam eh. Amen? Dapat alam mo na yun natin eh. Amen? As I report, thou shall make a way prosperous and then thou shall good success. Magtatagumpay ka. Amen. Gusto natin lahat magtagumpay. Amen? May mga paraan niya. Mamaya isa-isa natin niya. 9. Have not I commanded thee? Yan, utos to. Hindi ba inutos ko sa inyo? Hindi ba sinabi ko sa inyo? Ano sabi niya? Be strong, magpakalakas ka, maging malakas ka. Saan? Amen. Para ng palataya natin. Kung totoo siya, no, mas importante yung malakas tayo sa spiritual eh. Eh kadalasa kasi sa physical lang. Mas higit tayong magpalakas sa spiritual natin. Kaya sabihin natin, one and two, be strong and of good courage. Be not afraid. Let them pray this way. For the Lord thy God is with soever thou goest. Ito ang problema natin madalas, mga kapatid. Yung sinabi, do not afraid. Ano pa kinatatakot yun? Malinaw yan, mga kapatid eh. Sabi, be not afraid, neither be dismayed. Ano to? Ano to? Suggestion pa to? Kumand. Kumand ito eh. Di ba? So, kinukuman, huwag kang matakot. Bakit? Kaya sabi nito, huwag kang matakot, neither be dismayed, for the Lord thy God is with thee. Amen. So, pagkat nandiyo si kasama mo, magkaigilan, takot, nakakamba, nag-aalalan, mabubulay, may bibigatan, ibig sabihin, hindi ka na niniwalaan nyo sa iyo, sa iyo. Kaya ang alalahanin natin yung title, Jesus Cares. May problema ka? Matatakot ka? Mag-aalala ka? Alalahin mo. Jesus cares for me. Bahala ko ng Panginoon, hindi ako mababayan. May magsakit sa akin. Ano ang bagyo? Ano ang alo ng buhay, mga kapatid? Huwag tayong mamamba, huwag tayong magtakot. Amen? Kasi ang ibig sabihin lang ng Panginoon, pagka ikinatakot, nag-aalala ka, namumblema ka, ibig sabihin nun, wala kang tiwala. Yes. Wala kang pananampalataya. Amen? Pag may tiwala ka sa Diyos, sinabi na niya eh, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan eh. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Amen? Oh, ano pa? Wika, the Lord is with you, with whatsoever thou goest. Kahit siya kapunta, ano man ang gawin mo, adi ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Dahil magmamalasakit ang Panginoon sa iyo. Hindi pa sabi ng Bible, tinawag tayo hindi para parusahan. Tinawag tayo para pagpalain. Iba yung parusa kesa pagsubok. Dumadaan tayo na pero pansamantala lamang. Kaya lang nagtatagal, like ng mga Israel, nagtagal na 40 days, 40 years sa wilderness, dahil ayaw sumunod. Because titigas na ulo, puro reklamo. Amen? Huwag tayo nagreklamo. Sino lang paskong tuyo? Ano mo pwede? Lahat na makaya ito paanan, di ba? Kaya yun ba, nakakabal eh, mali ang celebration, magdiriro mo ng Pasko. Diba? Noong nga may isang, gabi na, dinig ko may nagsishare na foreigner, yung ibig sabihin ito na Christmas. Ano ibig sabihin ko? Natinig yung bayo? Mas.
mas miserable, bisa di Kristo. Saya usah makin sampai ke Kristo masih bisa di Kristo. Ada orang miskin pun gede. Alpha, Alpha. Ngayon, paano natin susundin ito, mga kapatid? Yung sinabi nito, kasi madalas sa Kristiyano, yung ibig sabihin, hindi talaga lubos ang nasusunod. Amen? Yung sinabi ng pananakasulatan, yung utos sa Panginoon, hindi talaga sinusunod ng talagang 100%. Ano nga, anong sabi sa tingin mo sa verse 7? Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Yun din ang sinasabi sa atin. Ang sabi nito, only by those strong and very courageous. Amen? That thou mayest observe to according to all the law. Lahat. Diba? Which Moses, my servant, commanded thee, turn not from it to the right and or to the left, that may thou mayest prosper whichsoever thou goest. Ano sikreto rito? Para mag-prosper? Saan mo tayo dumako? Saan mo tayo pumunta? Ano ang gawin natin? Di ba sabi dyan? Mag-prosper? Ano sabi? Huwag kang kumaliwa, huwag kang kumaanan. Diretso pala. Amen? Ayun, nais ng Panginoon, diretso ka lang, panghuwakan mo yung salita niya. Huwag kang nakikinig kung saan-saan. Lalo na kayo, napakaraming fake news. Di na ibig sabihin ng pagkaliwa. Binigyan ka ng tama, matuwid na daan ng Panginoon, nakarinig ka. Yun ang pinakinggan mo, kumaliwa ka o kumanan ka. O kaya may ginagawa ka na kukunbi ka naman o sasabihin naman sa iyo, pararamdam sa iyo para ng Espiritu na hindi to, hindi tama yan. Eh sa ka, tao ano? Pwede na yan? Sa Panginoon, hindi pwede na yan. Kaya sinabi lahat. Kaya nga binigay ang banal na Espiritu. Amen? Ilang isang minis ng banal na Espiritu sa atin bilang pagpapatuloy ng nakaraan para i-guide tayo sa tama, sa matuwid. Amen? Amen? Kaya hindi po pwede. Kung kumakaliwa ka na, hindi sasalain ka eh. Kahanda ka ng banal na Espiritu eh. Amen? Para pumunin. Kaya nga kinakailang sensitive tayo sa kilos ng banal na Espiritu. Hindi po pwede. Ay, pwede na po. Sa Panginoon, hindi pwede yun. Why? Because our God is perfect God. Amen. Amen. So, kung si perfect, ano sabi ng Bible? I am perfect. Be perfect for I am perfect. Be holy for I am holy. Yun ang pamantayan ng Diyos. Pero sa ganun atin, we cannot. But by the help of the Holy Spirit, by the guidance of the Holy Spirit, tandaan po natin, the Holy Spirit ang humahawak ng ating steering wheel. Amen? Alam niya kung saan tayo dadali. Amen? Pagka ang banal na Spirit, pinabayaan mo, humawak ng buhay mo, mga kapatid, hindi ka dadali sa crooked road yan, sa mga lubak-lubak. Hindi ka dadali dyan. Dadaling ka doon sa talagang smooth way. Right way. Amen? So yun mga kapatid, kinakailangan sumunod tayo. Kaya ito sa taon nato mga kapatid, kinakailangan po natin yung buhay na ipinangako ng Panginoon. Amen? Sawa, sang-uswan. Awit, uno. Ano sabi nito? Blessed is a man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinner, nor seated in the seat of the scornful. Two, but his delight, o tingnan niyo ito, inulit dito, say, but his delight is in the law of the Lord, and his law doeth meditate day and night. Amen? Kinumpin dito yan, hindi ba? Meditate day and night, o sabi, and shall be like a tree. Pagka yung sinunod natin, yung pinangako ng Panginoon na buhay, hindi po masusunod. Ano yung pinangako niya? Buhay na masagana at kasiyasya. O paano yung nilarawan dito? Ang sabi, and shall be like a tree planted by the rivers of water. Para kung puro kahoy na nakatabi, nakatanim sa tabi ng patisa, ibig sabihin, hindi ka kailan man makakaras na lang uhaw. Dahil nakatanim ka sa tabi ng patisa, sagana ka sa tubig.
sagana ang buhay mo. Kailanman wala kang buhaw. Amen? That bringeth forth, by the rivers of water, that bringeth forth fruit in his season, his leaf always shall not wither. So tingnan nyo ito, lagi kang mabunga. Amen? Lagi nagbubunga. Ibig sabihin, lagi kang masagana, hindi ka kakapusin. Amen? Hindi ba nakakakita tayo dyan, mga puno, ayaw magbunga. Kaya sa kapatid na si Sterling, hindi ba yung nung araw, lagi nagbubungay pa kami, nabibigyan pa kami. Eh, hindi na yata nagbubungay, no? Nagtampo. So, ganun din, no? Pagka tayo, lagi sumusunod, nag-remeditate tayo, day and night, hindi sabihin, pulong-pulo tayo sa tapat ng Panginoon. Hindi ka mauuhaw, hindi ka magugutom, at sagana ka sa bunga. At siyempre, hindi ka magkukulang. Pagka sinabi ko, masagana ka sa bunga, nakakapag-share ka pa sa iba. Nakakatulong ka pa sa iba. Amen? Kaya, his fruit in his season, his leaf shall not wither. Kailanman ay hindi ka malalanta, hindi ka matutuyo. Amen? Ibig sabihin na, hindi ka matutuyo, hindi ka maubusan. Lagi ka sagana. Amen. Tandaan natin yung pangako, buhay na masagana. Hindi marangya. Iba yung masagana, kaya sa sumarangya. Amen. Huwag natin pagkakamala dyan. Amen. And what you already do it shall prosper. Ano man ang gawin mo? Sigurado, magtatagumpay ka. Amen. Yun ang unang mga kapatid. Aminin natin sa ating sarili, kasama natin din. Amen. Lahat tayo may pagkukulang sa Panginoon. Kaya nga pupuluhan na natin. Kaya nga nung isang araw nagpipray ako, Allah, sabi, ang laki ng kulang niyo. Kumbaga sa ano, sabi, ba't hindi kayo mag-devotion na magkakasama? Kanya-kanya kayo. Hindi kayo nagkakaisa. Yes, Lord. Beginning the first Sunday of January. Susunod tayo. Willing ba tayo? Amen. Amen. Kailangan natin devotion. Amen. Ano pa? Ano nun ta? So, tingnan natin yung pangako ng Panginoon. Hindi pa? Yun. Tingnan mo sa Jeremiah 17. Jeremiah 17. 7 and 8. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope in the Lord is. O, mapalad ang tao nagtitiwala at umaasa. Amen. Amen. Yun ang kailangan natin, magtiwala tayo, umaasa tayo. Huwag sa tao. Amen. Sa Diyos. Ang Diyos, gagamit din ang tao, pero sa tao. Amen. Amen. Hindi mo ganyan ang nangyayari. Pag nagpe-pray ka, may pangailangan ka. Hindi mo yun, hindi naman bagos sa iyo eh. Amen? May taong gagamitin. Kaya minsan may nagpapatotoo na hindi naman totoo eh. Patulad nung nasa huli nung pako, mayroong nagpatotoo dun. Kaya sabi ko nga kay Pastor Ben, kasama ko Pastor Ben, pati inumbita mo yan. Ang dami yung patotoo. Minsan daw wala silang makain, paglabas silang pito, nakita niya may nakasabit mo sa gate niya na pagkain. So, yung mga ganyan mga pwento na imposible. Di ba? Sinabi pa, may ulam daw, may minudo, may kung ano-ano. May bigas, may kanin na lang, nakasabit sa pintuan, sa gate nila. Sabi ko nga kay Pastor Bert, ba't inimpita mo yan? Nagpapatotoo na hindi mo ito. Amen? So, bibigyan ka lang pala ng Panginoon at hindi naman ibabagsak sa'yo. Amen? Ay, ang pagkukulang lang din ng marami, binibigyan na ng paraan, ayaw naman kuminos. Pag binigyan tayo ng paraan, action na natin. Ano na pagpapala ng Panginoon? Amen. Ayan sa akin ng Bible, ano? Yung ayaw kuminos, yung ayaw magtrabaho, hindi mo katamad. Pagpakain. Pagpakain.
Kasi kaya binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng puto, mga muscle, isip. Diba? Para kumilos tayo. So, yun din yun. Ano pa? Saka ito, sabi pa nga nito, for he shall be a clay planted, ito inulit eh, by the waters, and that spreaded out her roots by the rivers. Kaya nga, pagka nakatanim mo isang puno, sa tabi ng patisan, yung ugat niya, ang gano'n sa tubig, kaya nga walang buhaw yan eh. Amen? So, yan ang matutulad sa isang taong nagtitiwala at umaasa sa Panginoon. Amen? Okay, her roots by the rivers, and she has not see when heat cometh, but her leaves shall be green. O, lagi ka sa rima. Amen? Latin may kang green. Verde ang iyong kulay. Hindi ka nalulupyo. I shall not be careful in years of drought. Hindi ka mag-aaral na. Kahit magtagod yung yaon. Ang tawag ng drought yung walang harvest, di ba? Nagtuyot. Ay, hindi ka mag-aalala. Dahil yung supplier ka ng Panginoon. Amen? Neither shall cease from yielding fruit. Tuloy-tuloy ang buhay ko. Ibig sabihin, masagana. Amen? Sa iyo lang ginagawa ng Panginoon kung tayo nagtitiwala. Yun ang buhay sa ating mga kapatid eh. Aminin natin. Ako, aminado dyan eh. Lahat tayo. Minsan nawawalan tayo ng tiwala. Gumagawa tayo sa sarili nating paraan. Nag-iisip tayo kung anong gagawin natin. Eh, hindi naman gano'n ang gusto ng Panginoon eh. Ano sabi mo ng 6:33? Seek it first at the kingdom of God. Kunahin mo muna paghahariyan ka ng Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng solusyon. Kadali sa kayo, pinakumunahan natin eh. Pagka wala na tayong magawa, hindi ba? Doon pala sa lahat sa Panginoon, magmamakaawa. Lahat nagawa mo na eh. Amen? Pero ganun pa, mabibigyan ka ng solusyon katulad ng babaeng dinundugo ng ilang years? 12 years. Lahat ginawa na niya, di ba? Eh, nung wala na siya, kung siya kaya mara niya, tsaka pala niya nakadala ang Panginoon eh. Amen. Pero ganun pa man, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen. Pero ibig sabihin, nagdusa muna siya. Huwag natin pagdagalin ang dusa. Amen. Lahat tayo ng problema, wala excepted dito, lahat tayo. May problema tayo. Pero bakit dumating yung ganyang klaseng problema? That's a principle of Bible. What you sow is what you reap. Hindi pa, may itinunin ka. Kanya umali ka. Amen. Baka nakapagtanim ka ng bining hindi maganda. Kaya awaan ka na hindi maganda. Amen. So, mga kapatid, ang kailangan lang natin ay tunay na pagtitiwala sa Diyos. Huwag tayong umasa sa sarili natin at sa ating kapwa. Sapagkat ang Panginoon nga ang ating pastor. Bakit ba tinatawag na pastor? Ano ibig sabihin ng pastor? Susunod ka. Amen? Kailangan kilala mo ang tinig na pastor. Bakit kailangan ng pastor ng mga Kristiyano? Bakit nilalatulad tayo sa tupa? Walang kapalit. Kasi ang tupa, wala siyang pakialam eh. Pagka pinakawalan mo yan sa damuhan, ay naku, wala na pakialam niya. Basta kahit saan pumunta yan. Kailangan may pastor. Pag nawawalay na yan, kukunin mo pastor. Ibabalik mo sa kawal. Amen. Kaya kailangan alam natin yan. Kaya si Kristo nga pastor natin eh. Kaya dapat mag-submit tayo sa Kanya. Amen? So, anong dapat natin gawin, mga kapatid? Yung pangako ng Panginoon yan. Hindi tayo pababayaan. Matutulad tayo sa halaman na laging sariwa, laging nangungungan, laging tagana. Yan ang dapat maging buhay natin. Unang-unang ka, nirevel sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng Malayang Espiritu. Unang-unang, the first step na gagawin natin ay magkaroon tayo ng devotion. Yun nga ka-distract na nakatagot sa pardon. So lahat willing? Yes. Kung gusto natin sumunod tayo,
Amen. Hindi pa sa akin galing ito, mga kapatid. Hindi ako may salalita na hindi galing sa Diyos. Yun ang lady sa atin ang Panginoon. Na lahat tayo. Nababago ang buhay natin. Ayon lahat. Kasama na kami ko. Amen. Hindi ko pinupwede sarili ko dahil nakakaranas pa rin ako. Dahil may pagkukulang pa rin ako. Inaamin ko yan. Amen. Saan dapat natin gawin? Matthew 11. Alam na naman. Matthew 11:28. Ito dapat natin gawin eh. Come unto me, sabi ng Panginoon. Lumapi kayo sa akin. Huwag niyo nang alalahanin. Yung mga kalipas niyo, kung ano naranasan nito, kung nakalipas sa taong ito, 2020, alisin niyo na, iwanan niyo na. Huwag niyo nang bitbitin sa 2021. Ang sabi ng Panginoon, come unto me, lumapit kayo sa akin. Ang sabi ng Panginoon, hindi have labor, I'm heavily laden. Kaya nabibigatan, ay nahihirapan. Huwag niyo nang bitbitin niya kahirapan niyo. Bigyan niyo na sa akin. Ang bahala sa inyo. Yes, so paglipa, pag dating pang mga kapatid, kailangan upisahan nga natin yung devotion eh. Simula ito patapusan, iwanan natin. Kung bit-bit mo pa yan, iwanan mo na yan. Humagbang tayo sa bagong taon, bagong buhay. Amen. Pero come unto me, all you that labor, nabibigat ka ba, nahihirapan ka na? Ang sabi, and are heavily laden. Heavy, talagang mabigat, hindi mo na kaya. Eh, pinipilit mo pang kaya yun, dadali mo pa sa isang taon. Iwanan mo na. Amen. Kaya sabi mo parang lumapit kayo sa akin, bigay nyo sa akin yan. Yes. Ako mahala sa inyo. Amen. Come out may all that labor and are heavily laden. And I will give you rest. Pagpapahingahin ko kayo sa bigat na yan, sa alalahan nyo, sa problema nyo, sa bagyo, sa alon, sa lindol ng buhay nyo. Pagpapahingahin ko kayo, lumapit lang kayo sa akin. Because I cares for you. Amen. Next, 29. Take my yoke. Upon you and lean and learn. Okay, matuto kayo sa akin. Hindi kung kanino. Sa mga salita ko, pagbulay-bulayan nyo, kaya pagbulay-bulayan gabit araw, matuto kayo ng malaban nyo na sa kayo masunod nyo. At kayo ay makakapagpahinga. Sa lahat ng yung problema, bigatin, ano man dinaranas nyo. Huwag nyo lang dalhin sa darating na tao. Amen. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Ito ang mahalaga, kapahingahan ng ating kaluluwa. Pag nakapagpahinga ating kaluluwa, pati yung ating physical kadamay dyan. Amen. Ano nangyayari kasi nagpapahinga ka sa laman mo, pero yung spirit mo bigat na bigat. Amen. 30. For my yoke is easy and my burden is light. Magaan lang naman eh. Amen. Ay pararanasan yun ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin mararanasan kung ano man yung mabibigat na naranasan natin. Halos hindi tayo makahinga. Talaga ipit na ipit tayo. Sabi ng Panginoon. Iwan mo na yan. Itong bagong taon na ito, lumapit kayo sa akin. Gusto niya mapinakahan, lumapit kayo sa akin. Amen. So yun ang pinakailangan natin, mga kapatid, paglapit natin sa Panginoon. Lahat ng dusa, sakit, mga problema, hindi lang sa atin, pati sa atin sa bayan. At ang sabi pa ako, huwag natin ito sarilinin lang. Yung bigatin natin, hindi lang pa sarili ito. Sino walang bigatin dito sa mga anak?
sa mga pamilya, sa mga mahal sa buhay. Di ba lahat tayo may bigatin eh, di ba? Meron tayong mahal sa buhay, wala sa pas sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, dapat natin sa Panginoon yan. Amen? Na siya ngayon, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen? Lahat tayo, ako, meron pa rin mga kamag-anak, mga kapatid. Sa bagay, mga kapatid ko, okay na, wala na problema. Sa Panginoon sila lahat, sarap na sila lahat. Amen? Sa mga anak ko, ano na sa Panginoon, pero ibig sabihin, you're lukewarm pa din. Amen? Alam natin yung lukewarm, di ba? Yes. Hindi ba init? Hindi ba namin? Pero pagkagano, sabi ng Panginoon, susuka kita. So, ano lang natin, mga kapatid, yung maging mainit. Amen? Tulog natin sa Panginoon. Amen? Amen. Any problems with that? So, yung mga kapatid, kinakailangan, ay magkaisa tayo, sikapin natin, darating na taon nato, mga kapatid, ay huwag nating pabayaan na maulit-ulit yung nakaraan natin dito sa darating na taon nato, ay maulit-ulit yung taon nasa natin itong makaraan. Amen? So tingnan nyo, pagmamahal, pag-ibig ng Panginoon sa atin, nagkakagulo sa ating kapaligiran. Ano ang nangyayari sa maraming tao ngayon? Panic. Dahil sa epidemya, sa COVID dato. Meron pa isa, may isa sa atin, meron ba tinamakan? Wala. Wala. Ngayon tayo, bibitaw sa panalangin. Yes. Ang panalangin natin sa panalangin. Alam niyo, iba, ginagawang panakot na lang yan eh. Hindi niyo manapukula. Eh, iba ka, hindi ko kay COVID na rin. Amen? Bakit? Eh, yun, hindi sa ito lang. Parang naging, ano lang, parang negosyo na rin. Diba? Katulad nyo, may ibang klase sakit kayo. Pagka pinag-hospital ka, COVID na yun eh. Diba? Lalo na yung mga member na kung ano-ano dyan na yung nasa company, kang katubaw. Eh, sa magkukumpanya yun eh. Diba? Masabihin COVID para makasingit sila. Sa ano kong gano'n eh? At ako, ilang ko naman, hindi tatanag niya. Amen. Yes, diba? Jesus. Inawa ko naman pa naman nila eh. Kaya lang, yes. Kailangan sa Panginoon tayo. Amen. Sa yung ating tinatawag na tawel. Sa yung ating kumbihan. Amen. Hindi ba sinabi na yan mga kapatid sa Bible? Sa Panginoon, para tayong mga sisiw, na pagka merong dumating na lawin, di ba? Yung mga sisiw tatakbo sa kanyang baguhin. Yung manok, di ba? Nakikita ko nung araw sa probinsya eh. Yes. Ibubuka nung inahin yung manok. Nung inahin yung manok yung kanyang pakpak. Yung mga anak niya, akuha na sa ilalim. Gagawin yung ina, gagawin yung pakpak. Para hindi siya kita nung, kasi yung mga yung lawin, dinadakit sila eh, di ba? Yan ang nangyayari sa atin ngayon, marami. Amen. Na yung kaaway, naghahanap lang, manadakit, masisila. Ang ginagawa ng Panginoon, itatago ka sa kanyang bagwis para hindi ka makita. Ngayon, kung ikaw ay talaga na sa Panginoon, na talagang matibay ang kapit natin sa Panginoon, nandun yung patitiwala, nandun yung pag-asa. Amen. Amen. Kaya huwag po tayo titigil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kung totoo siya mga kapatid, maikli lang ito. Kasi may plano na hindi natuloy. Amen. Ganoon po mga kapatid, nais kong pakinggan natin ang meron akong itinampal na awitin dito at pakinggan nga natin. Ibigay natin lahat sa Panginoon.